Coach Bonchan ng mga kakaibang picks, yung mga Popol mm-hmm. Kupa Digi, yung mga push strategies, even yung, if I'm not mistaken, first time kong nakita yung Nana yep. sa kanila nung iba pa yung team ng Blacklist. Nasa ibang org pa sila nun. I think that was EVOS ata nung season 3. Exactly. Exactly. Yun yung mga talagang unorthodox pick na nagagawa nila noon sa mga previous season. Pero right now, Menjin, Granger ngayon ni Wise. Okay, Rob Luna, may meron tayong naisusulat na Roger Wins na Games? Roger Wins Games sa pahina ng versikulo 1, chapter 1, libro, aklat ng Aether Clan. Ako, magagamit kaya nila yon dito? Ngayon, meron kasing naisusulat doon na ang sinabi doon, isa pang counter sa Roger. Yun yung ano eh, di ba? Pang-playoff sana. Oo, parang ganun yung pagkasabi. Parang isa pang pang-counter sa Roger. Sa playoffs. Oh. Sa playoffs makikita. Ito ba yon? Nakita na natin sa regular season ang Benedetta against sa Roger. Mm-hmm. Nakita na natin ang Roger against Ling. Roger against Lancelot, okay. Pero this time, it's up against the Granger ni Wise. Oh, wow. Paano to ngayon? So, ito yung nangyari, kaibigang Rob, ha? Mm. Tinarget ng Blacklist ang hero pool ni Kiel. At nung last few moments nung draft, hero pool naman ni Wise. So it's all about the junglers right now para sa laban na to. Definitely, it's all about the junglers. Ngayon, medyo may konting pagkakaiba to sa game 1. Ano yun? Ano yun? Wala masyadong AOE dito ang side ng Execration unless they would want yung sumikat nga na combo para sa isang Lunox, yung Ruby DD play na baka maging Kelra DD right at this point. Pwede niyang gawin yon to shove some of the members dito ng Blacklist. Pero at this point, Execration mukhang sasabay sila sa early game na gusto ng Blacklist. Eto na ang sabi ng Blacklist, hindi kami makagalaw kanina. This time, may make sure namin na sa amin ang game number 2. Wise is on Venus, the mid 3 nang meron ang Blacklist. Sila naman this time ang magtatabi-tabi. Nabati ko ang ating main observer na si Dap for this game. So looking at it, Rob Luna, it's going to be Oheb versus Kelra once again. Parehas na best picks. Si Kelra, best pick niya rin yung Harit. Mm-hmm. So alam niya ngayon yung mga possibilities na pwedeng gawin ni Oheb. Pero again, pag binigay mo kay Oheb yung Harit, may mga times na nagbubuhat eh. Sa diba? Kanina, nung game 1, halos nag-lock item si Oheb. Oh. Nagawa niya yung kailangan niya. Yun nga lang, kinapos talaga sila on the late game. Given na nakapag-farm din sila kay LVJ. But this is a different hero na hawak ngayon ni The King. This is the Roger wherein pwede itong magkaroon ng initial burst. Correct. With the Lycan Pounce and baka masundan pa with the burst damage na manggagaling dito kay Kelra. Single target mechanical outplays ang gustong gawin ng Exe. Pare, just want to remind you, 4 flickers ang meron sa side ng Execration. Meanwhile, iwas po Soy muna ang Blacklist International with the Purifies na meron sila. So I think this time, alam ng Blacklist na susugod muli ang Exe because of this Jawhead and because of yung kakasabi mo nga lang, Roger Pounce. Parang ganito. Here we go. Pounce in mula kay Kiel. Oheb, nakita mo yun kay Bigang Rob? Yung threat na binibigay ng isang Roger. Yes, pero ito na. Ito ang dito talaga magkakaalaman yan, Manjin. Dito sa mga objective early on, itong turtle na to ang ganda ng positioning dito ng mga members ng Blacklist. Okay. A secure turtle para dito kay Wise. So, kung iisipin mo rito, paano ba magpa-pan out ang mga team fights natin dito? Kung titignan mo for Execration, it's about Etomax sa paglagay niya ng real world manipulation. But Edward, delikado yung pasok dun. Inabangan si Edward. Inexpect ng Exe yung switch na ginawa this time ng Blacklist International. So may libreng turret gold na makukuha doon sa top lane. But meanwhile, sabi ng Blacklist, teka lang, lipat muna tayo sa bottom side. Knockout tayo ng orange. And let's try at least to weigh down everything. Diba? So may nakukuhang kill yung Exe. Pero may mga onting objective naman sa Blacklist. So medyo tabla pa. Blacklist International, one of the teams talaga na mahilig mag-punish. Speaking of punish, pwede niyang ma-pick off dito si Kelra, pero meron pang light, or rather may order of brilliance pa yung ating Lunox. So ngayon medyo magiging a little bit passive muna tayo, Manjin. Parang magkakaroon tayo dito ng mga team fight in terms of the turtle. Tapos ang mangyayari with the pick off, it's kumbaga it's all about Chakno at this point. Oh. So hindi pa natin nakikita dito yung tinaguri ang Ube strategy, kasi up on this point parang kailangan lang muna nilang i-clear yung mga minion waves, kailangan muna nilang i-secure yung mga buffs sa kanika nilang mga jungler. Pero once
it hits around 5-minute mark pag wala ng energy shield, Blacklist International, dito na sila talaga literal na magsasama-sama. Yeah. Mag-aabangan eh, magtatanong na ulit si Venus ng what time is it? At ganun na nga ang nakikita natin. Medyo chillax muna ang dalawa. Pero sabi ng exe, kailangan nating targetin si Edward. Nag-pop na ngayon ng pang-amoy si KLVJ. Edward will pop his ultimate to get out of the way. So, nanti-threat lang muna ang exe. Nakaabang ang Blacklist. Stun coming in from the Rafaela. Jack Nu will pop the ejector shield. Wise! Ooh! Kinulang pa! Buti na lang kamo nakapag-shield si Jack Nu. Pero sabi ng Blacklist, sa amin na lang muna ang turtle. Yes, since na-poke ng maigi doon si Chuck, no, ang ganda rin kasi ng abang nila dyan sa death brush na yan. With the holy baptism na magagaling kay Eson, muntik-muntik pa nga doon yung Johan. Pero nag-result kasi lahat yon with the perfect na defense ni Edward doon sa may top lane. Perfect positioning ng kanyang Electo final blow, kaya hindi nakabasag ang execution on the top lane. Wow, this is vintage again. Blacklist International. Kumbaga para silang ano eh, deep. Defense is the best offense. Sila yung mga talagang mag-aabang dito. And alam nila na paparating yung sugod lagi ng exe. Kaya hindi agad-agad nakaka-kill ang execution. Napapaturo ka dito pare kay Edward sa kanyang item. Ano dahil yung Hunter Strike available na ngayon dito kay Edward. Ito yung isa sa naging susi niya sa kahuling laro niya with the Benedetta kung paano siya nakakaikot ng mas mabilis sa mapa. Kahit iwanan mo yung Benedetta sa may top lane at pag nagsama-sama ng mga members ng Blacklist, ang bilis niya na makaresponde. Pero yung raw damage coming from KLVJ enough. The double K is now online in the top lane. Ito na ba pagbawi ng Blacklist? Isang mabilis na kill para kay Renjo. But look at this, Kelra and Kiel working together. I like execution dito. Yung ginagawa nila na hindi sila masyadong nagre-react doon sa ube strategy ng Blacklist International. Kung magbabasag kayo, magbabasag din kami. Even trade-off, nakakuha pa sila ng kill doon kay Edward. And right at this point, execution once again is dictating the tempo against Blacklist International. Inaangasan din nila eh. Hindi sila natatakot na nagkakasama-sama ang Blacklist International. Ang nangyayari dito, parit, nagkakaroon ng diversion play. Nagkakaroon ng misdirection play. Kasi Blacklist, pumipwersa sila ng reaction mula sa execration doon sa sama-sama pwersa nila sa baba. Pero ang exe, sige, kaya na ng dalawa yan. Bahala na yung dalawa mag-farm dyan. Yung dalawa magsisplit doon sa top lane to the point na Blacklist na yung nagre-react. Kibigang Rob. Saka kung iisipin mo, no, Renzo, eh kinakaya niya na i-hold ang lane. Even apat na members ng Blacklist International yung nagpo-push. Isa lang yung death ni Renzo dito. And once again, na-delay muli yung Blacklist. Here we go, Death Sonata coming in para kay Wise. Pero si Eto Max, siya ang unang tutumpa. Tumama doon yung mga Rhapsodies. Split-split para naman kay Renzo. Mahuli this time si Ohev. Yung Zaman Force ay mawawala. Renzo, mawakong mapapatumba rin dito. Slam! Slam! Of course, para kay Renzo and Blacklist, sila yung nawalan ng tatlo. Execration will now take the tower in the mid. Ang ganda ng initiation doon ni Eto Max. Yes, na-pick off siya doon ni Wise sa kanya, tinutok mismo yung Rhapsody. Pero kung papansinin mo doon sa mismong real-world manipulation, nakatutok doon siya sa kay Oh My Venus. And with the damage dealer ng Execration, talagang pinasok nila yung dalawang healers ng Blacklist. Perfect yung pag-prioritize nila dito ng mga target against Blacklist. Kaya sila ang nakakakuha ng mga even trade. Gravy! Gravity! Even though nakaka-trade ang Exe, Blacklist ang nakakuha ng turtle. Pero in terms of team fight, Exe ang nagwawagi. Kelra, niligtas ni Jack Nu! What an ejector! Grabe yung presence of mind doon ni Jack Nu. Alam niya na hindi naka-ready yung Order of Brilliance doon ni Kelra. Saktong pagbato na buhay pa yung Lunox. Blacklist International, kanina pa sila attempt ng attempt forcing reactions for the side of Exe. Pero kapag nagre-react naman yung Exe, nagkakaroon yung Exe ng mga outplay movements. Yung focus firing ng Exe dito, pare, laging on point. Laging merong isang target. Tapos bigla na lang nawawala.
Oh no, medyo na-force dito ni Chuck nung nagamitin yung eye for an eye nung Benedetta. Pero makakatakas pa rin naman si Edward. Yeah, tama kay, ang ginagawa rito talaga ng execration. Pero mamaya na yan dahil may pick-off yatang magaganap. Renzo, muntikan siya doon. Pero going back, doon sa gusto kong sabihin, Manjin, parang medyo nagiging reactive ngayon yung Blacklist International doon sa mga mga previous na teamfight nila against Exe. Pero Blacklist, they know their winning condition. Kailangan nilang i-force yung reaction for execution. Kailangan if you are passionate about mechanical gaming keyboards and our gold standard mechanical switches, you've dari aura, ketika tiga turtle diamankan oleh tim musuh, justru mereka akan semakin kuat di late game-nya. Ini aneh banget sih. Ini benar-benar execration adalah tim baju hitam. Kenapa baju hitam? Bajunya hitam tadi jasinya. Benar sekali. Bukan kuda hitam ya, gua ngomong baju hitam. Iya. Yeah. Gua enggak salah loh. Coba ditunjukin nanti asetnya. Okay. Kalau nggak percaya tuh kan. Okay. Gue sebagai partner yang baik, gue akan langsung mendukung lo. Coba bilang, baju hitam. Tim, baju hitam. Benar sekali, baju hitam. Bapak dia. Wah, aku nggak nyangka, aku mikir kamu bakal nyawab kuda hitam. Iya, kalau dia naik kuda, baru gue sebut kuda hitam. Nah, tapi sebelum kita tertawa melihat seorang Bung Cornet dengan kekesalannya, kita bakal lihat lagi di Back to the Game. Para pemain dari tim Blacklist mereka standby on position untuk melakukan satu buat defensive yang cukup kuat. Tapi di tiga lane yang berbeda, mereka bakal coba untuk masuk Bung Cornet balik lagi. Minionnya. High ground-nya kali ini sedikit kurang baik untuk Blacklist karena mereka mengandalkan satu hero. Yes, dan Lord sudah mulai berjalan di arah bottom lane-nya. Di arah tengah juga sudah mulai masuk minions wave-nya. Renzio menjadi frontliner dan bahkan dibuka real world manipulation. Edward tidak setebal dari game sebelumnya dan bahkan di sini heal-nya juga tidak terlalu berdampak besar. Base-nya dihit sama Lord-nya. Lord-nya yang nggak mau kalah. Mencoba untuk mendapatkan base turret-nya. Belum ada minions wave masuk dan bahkan mencoba untuk bersihkan. Dua minion dan bahkan menuju ke arah atas. Rapi banget. Disiplin banget. Walai. Ingat di mid lane-nya itu masih terperbeda dipasang dengan satu power brilliant dan juga darker nih poin diamankan Edward hilang KVJ DCC execution berhasil mengamankan game yang kedua. Yes, mengamankan game kedua dan muncul patok di sana untuk memberhentikan game yang kedua dengan sangat amat rapi dan bahkan di luar kendali. Cornet cukup terkaget, terkejut, terheran-heran karena dia bilang Blacklist